satisfaction of living. The hope of wisdom that waves God as a hope of life. And in the gospel of Jesus confirms the life. Does not intend men and women for corruption. Send by God to comfort them, Jesus heals a woman, long afflicted with hemorrhages, and brings Jairus' daughter back to life. In the face of trial and adversity, may we help the daily faith of Jairus and all the women, confident in Jesus' power. Brethren, when sometimes our sins and so we have ourselves celebrate the second mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my fault, therefore I ask blessed and heavy ever virgin, all angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. The Almighty God, in mercy on us, forgive us of our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest. Thank you.
through the grace of adoption, choose us to be the children of light. Grant me little living and be walked in the darkness of error, but always be seen to stand in the bright light of truth. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the image of the Holy Spirit, one God forever and ever. Our reading from the Book of Wisdom. God did not make death, nor does he rejoice in the destruction of the day. For he fashioned all things that they might have been, and the creatures of the earth are wholesome, and there is not a destructive God among them, nor any domain of the netherworld on earth, for justice is undying. For God formed man to be imperishable, the image of his own nature he made him. But by the enemy of the devil, death entered the world, and they who belong to his company experienced it. The word of the Lord. Thanks be to God. Thank you.
A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, as you excel in every respect, in faith, discourse, knowledge, all earnestness, and in the love we have for you, may you excel in this gracious act also. For you know the gracious act of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, for your sake he became poor, so that by his poverty you might become rich. Not that others should have relief when you are burdened, but that as a matter of equality, your abundance at the present time should supply your needs, so that their abundance may also supply your needs, that there may be equality. As it is written, whoever had much did not have more, and whoever had little did not have less. The word of the Lord. Thanks be to God. Has touched my clothes.
But the disciples said to him, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask who touched me?" And he looked around to see who had done it. The woman realized what had happened to her, approaching fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction." While he was speaking, people from the synagogue of Jesus' house arrived and said, "Your daughter has died." Why troubled the teacher any longer? Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue of Jesus, "Do not be afraid. Just have faith." He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. When they arrived at the house of the synagogue official, Paul sighed from a commotion, people weeping and wailing loudly. So he went in and said to them, "Why this commotion and weeping? The child is not dead, but asleep." And they wakened him. Then he knew them all out. He took along the child's father and mother, and those who were with him, and entered the room where this child was. He took the child by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, I say to you, arise." The girl, a child of 12, arose immediately and walked around. At that, they were utterly astounded. He gave strict orders that no one should notice and said that she should be given something to eat. The Gospel of the Lord. Sumayo ang Panginoon. Mahabang ang Panginoon. Umisa nito ang bawat sa Panginoon nito ay magkakampan na himala na ginawa ni Jesus. Ang pagpagaling sa dalawang katawang taong inudubo at ang pagbuhay sa anak ni Jairus. Manuuna ay alam ang tinawag ni Jesus ay naghihingal pala. Hindi na niya nakalutan. Nakapuntan niya yung patay na. Bahagi yung umisa na naikatan natin sa ating sarili na may himala pa. Kung sa kapatid tayo may himala. Pero hindi na lang nakita. Pero sa ibang ilong lamang ka natin ay magkakampang na himala ang ginawa ng Jesus. Ano ba ba ang maituturo sa atin ng ibanghelyo natin ngayon sa atin na ito? Paano ba talaga natin makikita ang paghihimala ng Diyos lalo-lalo na para maling ang mga may karamdaman mabuhay ang mga pangalan. Sa pamilya po na ito, bigyan natin na higit ang pagpapawag sapagkat makita ko natin yung sakit na naranasan ng tao ay siyang nagpapahirap sa tao at sa kanyang mahal sa mga. Una, matulog tayo kay Jairus at sa pangalan at sa 12 kulang na nagdurusa sa kanyang karamdaman dahil sa pagtutubo. Ano yung nakita natin yung una? Lumuhod si Jairus. Lumuhod yung
humigo sa damit ni Jesus. Lumuhod para manahan. Alam na ba natin yung pagdating ng sakit? Katulad na po ngayon ng ari sa pagdating sa balbal, may mga tao na nagkakasakit, inuubos ang kanilang pera. Yun po'y paliwanag na yung pinahalap dito po sa dinudugo. Naubos yung pagkakayamanan dahil sa kanyang pagpapagaling. Pero ang mga sa akin, hindi manamang siya natuluhan. Pagproseso, lalo pa na umala. Ay, mahinta po natin na kung saan ay napakaraming bahagi ng ating kayamanan ay nakatago, gawa na karagtama. Pero may mga makita po natin ng pusa natin sa paghahanap natin ng kasalanan na yung mga sakit natin ay masulusyonan. Pero baka makakalimutan natin ang yun. Nakakalimutan natin ang magkasal. Nakakalimutan natin ang umor. Nakakalimutan natin ang humingi ng tulong sa Diyos. Maaari siguro marami na tayo sa ito ang magkakalimutan. Pero baka nakakalimutan natin ang magkasal. Kinakailangan natin ang panalangin. Panalangin isang mismong tao may karamdaman. Alam mo, malakas panalangin ng tao may karamdaman. Yung panalangin ng mga tao maghahalaga sa kanilang mga may sarili. Bahagi yung mag-usap niya ng tao na yun. At naman na ano, yung ating pagbigay ng pansin, na nawa na tayo yung maging bahagi ng ating pagsarili. Tayo yung pansin yung ating patro, isang pating divorce. Ay ano, patron ng mga may sakit. Bahagi mo ba ang kusang ay umaari paano ay makatulog maging apostol natin. Masabi natin yung sa mga tao na halimbawa yung inyong kaklase, yung inyong office mates, yung inyong katrabaho kapag magulo ng dalawas ng inyong karagdaman ay sabihin nyo magdasal sa tulong ni San Martin de Porres, ang Diyos ang nagpapagaling. Pero kung ating kalimutan na yung ating patron ay isang patron na kinikilala, ano yung na kinikilala? Kinikilala yung kapangyarihan ng Diyos. Partikular, yung kapangyarihan ng Diyos na ako na mayroong kapangyarihan na higit sa kaligtasan. Ito pong nakaraan din po, nakita natin ang kaya ng Diyos na patigilin yung lakas ng hangin na manalo. Ngayon po nakita natin kung yung kaligalan yung kakayanan ng Diyos na hindi sa kalipasan mo magpagaling sa isang bumuhay ng patay. Sabi nga po mo ako, kung talo na hindi na matutuluan natin bilang isang parokya na maging bahagi ko na natin ang Muslimang magdasal doon sa mga may karagdaman. Magkaroon tayo ng mas magandang dimusyon kaysa sa mga divorce. Bakit? Ay dito pinapakita kung buong pagpapagaling ni Jesus. Sabi ko nga, yung buong aking kasing karating mga mayroon tayo sa lahat ni St. Gabriel diyan sa Pinasal. Mayroon tayo sa lahat ni Lolo Uwego dyan sa Lantayan. Meron tayong surahan ng San Vicente Ferrer dyan sa Makati. Ay maging bahagi mo na pwede namin maging bahagi ng ating apostolate, ano, ipagdasal ang mga may kalandama. Maging bahagi mo, hindi ba po sa pagkakanto, pamamalang ko kayo na karoon ng pagkakanto, kunin mo yung apostolate naman ng ating karoon. Kasi ito pong mga naman din po ng masaya. Kaya na po ng saya na sa Limpating Rio, sa Tanawa. Ay, hindi na po ba ang sila lang naman pwede magpagaling. No, tayo rin. Tayo rin. Bakit ang Diyos
sabi ko nga, hindi naman ako sumali ng araw. Pero, pwede rin tayo ng isang matang ng Diyos. Kasi po yung bawat pekare, pwede isa lang po yung pwede mong isang dito sa pekare ng Diyos. Hindi makapagtrabaho. Hindi siya
mapuntahan mo pala mga kaibigan. Ay, kaya po yung mga misunti ko, alam mo na walang kumulis ang pakibaba natin, nababawasan ang kanilang buhay sa kaibigan na ito. Ay, kaya po na mga kaibigan ng higit na pagpapalo. Sa patuloy na pagpapahalaga ng Diyos sa buhay ng tao. Mano, tulad na yung mahal na po manalangin natin sa unang pagpasa sa ating kawikaan. Hindi ginamit sa Diyos na maranasan ang tao ang kamatayan. Yan ay dulo ng kasalanan. Ang Diyos namin ay yung Diyos na nagbibigay buhay, hindi ng kaparusahan, hindi ng kamatayan. Na isang Diyos na makita natin ang kahalagahan ng buhay. Pinakailangan tayo ng mundo. Kaya kung ito yung pagnanahan sa atin, kung bakit patuloy natin ang mga maging bahagi ng pagkilos yung pananahan natin sa mga isipin. Para po sa mga kahalagahan tuwing wellness mo, meron tayong hiling sa pagpaparanaan ng isang pagkilos. Bakit natin kinakabay? Gusto na iniwala kayo na ito. At gusto ng Diyos na bumano ang mga isa ko. Gusto ng Diyos na ang mataan ito na may maragdaman ay mapagaling sa kanilang kalagayuan. Kaya sa natin po ay mapagalo natin ang ating tumusun kaysa ang ating tumores. Mahilap na natin ang mga taong may karagdaman tuwing Webes sa ganang ng kapito ng gabi. May misa pa tayo at may pagdiriwang ng pagpapahing ng mga nalakisan ng may karamdaman. At ito din po yung kaibigan kung yung makala kung bakit po natin ninanawin sa pinanawagan para po doon sa disaster preparedness management bakit kasi tayo po ay nasa tayo ng fire. Tayo po ay dadaanan ng West Valley. Kaya sabihin natin na panahalo-halo sa mismong dadaanan. Pero tayo po ay maniwala na pagkalapit yung tayo ay yung tawagin natin ay nasa gitna ng panahalo. Kaya kinakailangan natin magbigyan ng hindi ng pagkakalapit. Pinag-uusapan natin dito. Kung makapag-digitas tayo ng buhay, ay kinakailangan ko rin natin. Bakit? Sabagat, hindi ninais ang Diyos na makawin natin ang kamatayan. Wala rin sa tao ng Diyos. Yan ay nila ng kasalanan. So, yung pagtatawin ko, ang iniwan ko po sa iyo. Dumungan tayo at panalangin para sa mga isalit. Nawa ko tumibay yung ating ilusyon para lalang na isang ating impores. Natitiwala na pagkatalingin ng Diyos ang mga may karamdaman. Pangalawa, nawa makita natin na kung saan ay maramdaman natin yung paghibo ng Diyos na nagpapagaling sa mga karamdaman. Pangalawa, bumangon tayo
I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial of the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from men. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under the cross of Christ. He suffered and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and ascended to the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of life, who proceeds from the Father and the Son, whom with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess my baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray, earnestly for God's healing and grace. Through his Son, may God guide the work of our lives as we strive to do his will and care for one another. Lord of life, hear our prayer. Lord of life, hear our prayer. May the Church, the people of God, continue Christ's healing work by caring for all those who are sick in mind and body. We pray. Lord of life, hear our prayer. May doctors and nurses, social workers, and all those who care for the sick, the suffering, the poor and the oppressed, though their job and patients, steal and care. We pray. Lord of life, hear our prayer. May those in consecrated life, not be merely part of the crowd looking into Jesus, but be witness and agents of his healing love. We pray. Lord of life, hear our prayer. May we follow Jesus, who, though rich, become poor, so that by his poverty we might become rich, by giving our abundance and even our necessities to benefit our poor brothers and sisters. We pray. Lord, life, hear our prayer. May all who mourn their loved ones be comforted by their faith in the rising Lord, who has brought us life that can be never taken away. We pray. Lord, Heavenly Father, you sent your Son to heal our body, mind, and spirit. Help us find more faith in his healing power and in your love.